sa mga seedlings from seeds na tinatapon lang sa gilid-gilid. Ang kumusbong na yan, nilalagay namin sa seedling bag. Ito, from seeds. Ayan, seedling. Ito, seedlings ng trees. Diba? Ito, langka seedlings. Ito, seedlings rin yan. Tunggan, I don't know. Ito, seedlings. Diba? Matapon lang namin yung mga buto dyan. Tutubo-tubo na. Pag na-transfer na sa seedling bags, ito, nilalagay namin dito. Ayan o. Ito, pili yata ito. Nakuha ko sa Bicol. Ito, mga neem tree. Ito, exotic pero nandyan eh. Available. Wala naman tayong mga harm na mga Philippine Eagle dito sa Metro Manila. Instead of vacant areas, taliman natin ang puno. This one is talisay. Very fast growing tree. Native rin. Indigenous, I don't know. Kalachuchi. Ito, not sure kung ano. Ayun, mangga. Diba? Mangga seedlings. Medyo natatapunan na ng ano, ng mga weeds. So, putulin natin yung mga weeds na yan. Diba? Hindi na kami kailangan bumili ng seedlings pag available dyan. Ito, kumachili seedlings, tin-transfer ko na sa pot. Meron rin ako dito. Ayan o. Mga chili seedlings. Sana tumubo. Hindi rin ito native yun eh. Exotic daw yun. Pero, it's available. And then, survivor daw siya sa mga drought. Arid, barren land. So, subukan natin. Ng climate change ngayon, baka hindi na mag-survive yung mga mahihinang klaseng species. Yan yun. Ilagay ko lang yung mga buto-buto sa lupa ng kamachili. Ayan o. Kumusbong na. Transplant natin yan. Lalagay natin sa ganyan. So, ito yung adapted part namin. Doon, nataniman na namin ng maraming puno. Dito rin, nataniman na namin. Lagay lang kami ng open area dito para paglaruan ng mga bata. Ito, kami nagtanim yan. Yan rin. Kami nagtanim. Amugis yata ito. Basta sobrang taas na. 50 feet high. Considering na pinutol pa yan. Diba? Ngayon, you can hear that, ang iingay, ba? Diba? So, balak namin, coveran yan, area na yan, into several layers, itong layer sa park, tapos dito, tapos dun sa sidewalk, tapos dun sa island, para ma-block yung mga smoke, dust, and noise pollution. Yan. Banda dito, parang ganun yung mangyayari, yung density niyan. So, ngayon na tanim na tayo. Kuha tayo, mamili tayo. Yung mga tinatanim sa sidewalk, dapat hindi gaanong malalaki yung fruit na pagka nalaglag, mabasag yung windshield ng mga kotse. For example, yung pili, yan. Medyo hindi pwede yan. Talisa, yan. Maganda. Ay, meron maliliit na seeds yan, pero hindi naman nakakabasag. Pero maganda shape yan. Tapos pwede naman nating i-prune. So, talisay. Try tayo ng talisay. Tsaka neem tree siguro. So, nagtanim na ako dito kahapon. Ito na vlog. Sana mabuhay. Medyo nilaw-nilaw. Maraming pasura ng soil nito. Tapo ng plastic. Bottles. Mga sino-sino. Diyan din sa island na yan. Tatanim rin ako dyan sa island na yan. Para mako-cover yan ng puno, parang forest. High density biawak forest. Dito rin. Tatagtarin ko ito na... Okay, kahit dalawa muna. 1, 2.
Manisay. Dito yan sa ano, sa may overpass to highway, Marcos Highway. Banda doon, ingay, di ba? Mabablock yung ano, mabablock yung noise pollution kapag tinaniman ng marami. Ito, naman na ma tabibuya. Exotic, pero it's a tree, still a tree. Wala namang Philippine Eagle tayong papatayin dyan. Wala namang, hindi naman siya invasive. Tingnan mo, hindi naman kumalat yung seeds. Ilang taon na yan, hindi pa rin in-invade to, itong area na to. Hindi rin niya pinatay itong mga katabing trees niya. Ah, mangga. Yun. Tabibuya. Diba? Tabibuya. Neem tree. Kuya ko lahat nagtanim yan. Tanim pa tayo dito. Ito, kuya ko nagtanim. Mayroon pa siyang tinanim doon na ano. Na malaking-malaki na tree. Dito. Ito. Kuya ko nagtanim yan. Taniman pa rin natin dito. Punta rin natin ang puno to. Tsaka yung island na yun. Tanim tayo dyan. Yan, dalawa na lang tanim natin. Ito, tsaka yan. Kahapon yun. Tanim pa ulit tayo doon.